guys, it's Monette again and welcome back to my channel. So guys, ang i-share natin for today ay ang magkano ang ayuda dito sa Jumerica. Okay, so ang ayuda dito sa Amerika guys is hindi siya per household. Yan, hindi siya per family. Ano siya? Per person. Per person. At saka binibigyan din nila yung mga bata. Okay, so meron din kay Val, meron din kay sa akin. So dalawa kami makakatanggap ng ayuda. Tsaka guys, ang ayuda dito ay diretso sa bank account mo at diretso sa mail mo, sa mailbox, okay? Ang hindi wala ditong kuskus balukos ano? Ang ayuda dito hindi dumadaan kay congressman, hindi dumadaan kay mayor, hindi rin dumadaan sa DSWD. Hindi dumadaan kay Kupitan, hindi rin dumadaan kay Kagawad, at hindi dadaan sa mga tanod, at lalong hindi dadaan sa mga social worker. Ayan, isa lang ang daloy ng ayuda dito. Either dediretso sa bank account mo, or di kaya dediretso sa mailbox mo, diba? Pupulutin mo na lang pera, pinupulot siya. So, ang sa amin, dahil matagal na namin sinet up yung bank account namin, ay dumiretso siya sa bank account, sa joint account namin ng aking asawa. So, sa amin, ang per person dito, per taxpayer, ayan. So, binibigay ang ayuda per taxpayer. Kung hindi ka nagbabayad ng tax, di nga nga ka. Kaya dapat magbayad ka lagi ng tax yearly or whatever, nagbabayad ng tax. So, may mga iba kasi dito, hindi rin sila nagbabayad ng tax. Yung mga ano, illegal na immigrant, yeah? Mga alien, hindi sila nagbabayad ng tax. Pero nagbabayad sila ng tax sa mga food na binibili nila, ayun. So, tapos binibigyan nila $500 sa mga bata. Ayun. Kayo na mag-compute ano nyo sa kung magkano sa Philippine money yung 500. Pero ang adult na nagtatrabaho na taxpayer na kagaya ko. Ayan, nagta-taxpayer ako, nagtatrabaho ako. Ayan, nag full-time job ako. Okay? So basically, nagbabayad talaga ako ng tax. So, wala tayong magagawa. So, ang ayuda ng per taxpayer dito is... joke lang. So, ang ayuda dito is $1,200 per taxpayer. Ayan, diretso sa bank account mo yung $1,200 per taxpayer, which is, pag kinonvert mo yun sa Philippine money, is 60,000 pesos per person. Ayan, so may 60,000 ka per taxpayer. Ayan, diba? So, nabigyan kami ng 60,000 pesos per person. 60,000 kay sa akin, 60,000 din kay Val. So, nakalikom kami ng 60,000. 120,000 ba yun? Tama ba? 6 plus 6, 12. Yes! 120,000. Ewan ko parang tama ako. Ayan, so, dalawa kami. So, nakalikom kami ng ganon. So, sinave namin. Ang tawag dito yon hindi siya ayuda. Ang tawag dito is stimulus. Yan. Hindi yung... mabilis lang siya spellingin. Kaya, pag binigyan ka, sasabihin, spellingin mo muna yung stimulus. Ayan, bago ka bigyan ng... ng pera. So, S-T-I-M-U-L-U-S. Diba? Konti lang. O, konti lang yung spellingin, tapos magkakapera ka na agad. Pero, sa Pinas kasi, may relation. O, diba?
kailangan na spellingin mo pa talaga yung amelioration. Amelioration. Yes. Social amelioration. Tama ba? Social amelioration. Amelioration program. Yan. So sa kanila sa Pinas, SAP, SAP ganun. ASAP. So, mahaba social amelioration program. Dito, stimulus lang. Magka 60,000 ka na, stimulus lang yun, di ba? So, nakikita yung vlog ko sa likod. So, ayun guys, ang ayuda na natanggap namin. But, i-explain ko din sa inyo yung mga natanggal, na temporary natanggal ng trabaho. Pero, makakatanggap ka pa rin kami ng pera kahit wala natanggal kami temporarily sa trabaho. So, in the next vlog natin iyan dahil mahaba-haba ang kwentuhan pagdating sa pera. Dahil tayo ay mukhang pera. Yes! So, yun guys, thank you for watching and don't forget to subscribe, di ba? Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye.